lifted. You have to leave it with the side rails down para makadaan yung pasyente. And then you have to move it or put it into its lowest position. Okay. After po. Ngayon, magkaiba pag surgical. Kasi manggagaling sa stretcher yung pasyente coming from an OR. Tama? So you have to leave it in the highest position. And normally, wala po siyang pillow. Bakit? Kasi ang anesthetic bed or surgical bed, okay, we are using it for the patient while they are recovering. Nagre-recover po sila. Normally, may anesthesia pa yan. So, pwede po silang magkaroon ng dizziness, pagkahilo, pagsusuka. Kaya po wala talagang pillow ang surgical bed. Here? Okay. So, ilalagay po natin siya sa clean surface. Okay? Minsan sa may paa. Okay. So, ang gagawin natin, i-aantak natin itong top linens. Determine where the door is. Kasi dito po manggagaling yung pasyente na ka-stretcher. Okay, so na-unpack na natin to. So, dapat ito po yung side na naka-open. So, ang gagawin natin is to, dalawa po yung tuturo ko sa inyo. Okay? Yung isa, triangular. Ganun. Surgical. Pero surgical na siya. Surgical, walang unan. Tapos, ganun. Tapos i-ganun mo yung tip. Yun. Para pag nandito na si pasyente, na-transfer na po siya. After surgery, ma'am. After surgery. After surgery. Okay. To cover the patient. Clear? May isa pa. Pwedeng yung naka-half. Tapos half. Ay, balik. Yan yung pinakamadali. Okay? No? So, this is surgical anesthetic bed. Okay? Okay. So, half, ano ito tawag? Yes. Para pag nandito na si pasyente, po-over na lang. Half, ano mamang tawag dyan? Half moon. Half moon. Lengthwise. Lengthwise. Yes. Triangular. Okay? Clear? Clear. This is unoccupied bed. Unoccupied. Paano pag nandito yung pasyente? Ayun naman. Matanggalin natin ulit, no? Fold niyo ulit, fold. Fold ulit. Puno tayo, back side, inside. Sige. Wait. Bottom sheet. Ito lang yung inside, good side. Ano pala? Ito bottom sheet. At yung una natin. Tayo, top linen. Sino pa yun? Uy! Yes. Para yung gas, okay, hindi po siya. Ah, yung pala yung purpose nun. Yes. Sa pagka pumapasok, bumubuka, sumasara, okay. Di ba? So, ganito po. Alright, ngayon, may nakakalimutan pa tayo. Toe pleat. Okay? Toe pleat. Okay, gumagawa po tayo ng space dito para magkagalaw yung feet ng pasyente. Okay, hindi po siya flat na flat ng ganyan. Kasi we are preventing the patient from having foot wound. Drop. Okay, foot drop. So, from the edge of the bed, make, pull 2 inches yung top covers blanket po, tsaka yung top linen. Okay? So, pull 6 to 8 inches. Okay. Ganyan. This is toe pleat. Okay. Ngayon, gagawin natin, di ba meron dalawang 6 to 8 inches. Okay, ngayon, gawin natin close bed. Pag close bed, cover lang pillow. So, that means may toe pleat pa rin po siya. Pag open, hawak mo dyan, Lessa. Then fold. Half. Hanggang dito sa bottom edge, tapos, okay. Hilahin pa natin pataas. Wala nang toe pleat, ma'am. Yes. This open is bed. Open. May to, ano pa din? Pero meron pa rin. Pumapapulwis. Ay, sorry. Clear? Ito lang may space yung paa ng pasyente. Ngayon, ano pa yung isang type ng unoccupied bed? Nandito yung picture. Wait, wait. Isang 1 hour nila na i-disinfect. Hindi. May tawag yun mo eh. Yung parang
ilaw, papatayin nila lahat ng ilaw. Yes, yeah. Ano bang tawag niyo? UV rays. Yeah, UV. Hindi, mayroon pang ibang pangalan. Sterilize. Hindi ma'am, yung may message ko sa buhay. Ngayon, ang gagawin natin is to disinfect. No? After you have disinfect, you have to remove your gloves, hand washing, and then change your gloves to a new one. Alright. Now, identify your near side and your far side. So again, this is my near side. That's my far side. This is my headboard. Right side? No. Headboard side. Back edge. This is center. Okay. Ngayon, parang mas mabilis, dalawa tayo. Okay. So, ang gagawin natin is to... Ma, may question ako. Gano'ng kadalas yan gagawin sa isang araw? As needed. Okay. For example, once the linen is damp or soiled, you have to replace. Responsibility mo yung section mo, kumbaga. Talagang rooms na nakalang... Ito yung, ano ma'am, this right side, inside. Ha? Good side. Good side. Okay. Ma'am, yung nurse minsan sasabihan ka, no? Ha? Yung nurse mo minsan ka. Yes, sabihin, oh, we have a new admission at room 1. Okay, you have to change your linen. Okay, so in our case kanina, nag-dramatization ako, nag-asa ko ng permission na dito yung pasyente. Okay, so naghihintay siya, naka-upit. Okay, so... Paano natin i-place yung edge ng bed, ng linen? Edge to edge, guys. Bottom edge, bottom sheet. Peligmata pala ni ano yung... Bottom edge, bottom sheet. So you have to make sure that the center, center fold, ito po yan. Yes, nandito po siya sa center. Nag-gets ninyo. Pag mag-isa lang kayong gagawa. Kasi isa-isahin po natin siyang ganyan. Okay? Pero ngayon, dahil dalawa, hilahin mo din sa kabila. Pero pag mag-isa ka, ikaw pag lang. Okay, so ngayon ang gagawin natin, we have to tuck this. Tuck this first. The top edge. Okay. Tuck edge muna. Okay? So now, what we are going to do is to make a miter fold. Okay, so miter, 12 to 18 inches from the corner or edge of the bed. Tama ba yun? Kailangan. Sige, gawin mo rin yan. Yes. I-align mo. Ayusin mo naman maayos. Okay. And then, tap. Tap mo. Okay, tapos tap natin ulit. So, pag bottom edge po, tuck po lahat. Proper body mechanics, guys, para hindi kayo pagod. Kasi pinapagawa sa inyo ng nurse ninyo, 10 bed. So, pwede pa direct yung gano'n, miter? Kung gano'n yung discarte, pero gano'n po yung discarte. Ah, ako gano'n. Okay, tapos wrinkle free, guys. Wrinkle free. Alright. After that, we're going to apply the brush. Inside, wrong side, inside. Right side. So, you have to imagine the patient's body. Okay? So, this must be lower. Yeah, on the center. Yes. Tapos, tatak po natin siya. Okay? So, after tap. Parang sa hotel din, no? What is this? Disposable. Underpass. Underpass. Okay? And then, Top sheet. So, pag top sheet naman po, guys, ano nang gagawin natin? Anong edge ito? Saan natin ipa-place? Anong edge? Bottom. Bottom. Hindi, say, dito ma'am. Center. Sa side. Top? Top edge. Yes. Top edge. Top edge. Kanina is bottom edge. Kasi bottom sheet. Edge to edge tayo. No? So, ngayon, yung hem, pag mag-isa ka lang, bababa mo to, ito ipa-fanfold mo, pero ngayon, dalawa kayo, hila. Na lang. Make, kaya, dapat
nasa center, guys. Kasi nga, ano, nasa gitna. Pagka nilatag mo. And make sure that it is not going to touch the floor. Alright? We are preventing the linen that is going to touch the patient's skin to, ano, decontaminate. Contamination. Okay? So, avoid the linen to touch the floor. Correct? Alright. So, ngayon, ang gagawin naman natin before natin siya imamiter fold tsaka itatak, lagyan na natin yung blanket. Same din, ma'am. Boto ay tap-tap. Okay. Tap-tap. Center. Dito rin, na ba? O, sige. Bukal yung buhok. Buhok with girl. Ibantay natin dito kasi wala tayong makukulong. Yes. Kunti pa. May pilik mata ni Edgar. Pilik mata pala ni Edgar yun ni. Okay. Now, what we're going to do is to tuck. Okay, here po. Ay, together. Yes, together. The top linens, so, no? Ayusin mo yung pag-cut. Okay. Now, gawin mo yung miter fold. 12 to 18 inches from the edge. Tapos, yes. Hindi. Hang it, guys. Hang. Oh. Hindi na natin siya itatak. So, yung bottom lang yan po. Lang. Hindi. Di ba? Apo. Miter. Ganyan. Okay. Tapos, hang it. Hindi na natin siya itatak. Bakit kasi dadaan yung pasyente dito? Yeah. Lens, bad side, inside. Bakit good side, inside? Kasi, yung pong ang magta-touch sa skin ng pasyente. Bad side, inside, pag binuka ninyo, okay, yung good side, yung magta-touch. Ah, okay. Nag-gets ninyo. Okay. One more sa akin na. So, pagka, ayan. So, bad side na siya, di ba? Bad side, outside. Bad side, inside. Bad side, inside. Bad side, inside. Okay, draw sheet. Bad side. Dito sa draw sheet. Bad side, inside. Ah, okay, baliktad. Okay, tapos siya po ay, kasi half lang po ito. Tama? Nalagyan natin siya dyan. Correct? Mm-hmm. Tapos, draw sheet. Okay. Draw sheet mo ito. Draw sheet po ito. Okay? Ay, ganyan pa rin. Yung nasa gitna, ma'am. Yes. Draw sheet. Next is? Draw yung pang-angat. Ito yung nandun sa angat niya. Tawag dyan. Rubber sheet. Rubber sheet? No. Pwedeng rubber sheet muna tapos draw sheet. Ito, disposable. Disposable. Okay? So, this is under pad. Under pad. So, ito po, apat lang naman. Fold lang siya ng apat. Okay? Ma'am, dito ka. Next is blanket. Top sheet. So, anong nasa loob? Good side. Good side or bad side? Bad side. Bad side, inside. Bad side, inside. Ang bottom sheet, good side, inside. Yes. Ang draw sheet, hanggang blanket, ang bad side. Bad side, inside. Okay. Okay, bad side. Bad side, inside. Alin yan? Yung nilalagay sa taas, ma'am? Top sheet po ito. Top sheet. Yung pinakataas yan? Hindi. Top cover po siya. Okay? Ito po yung kumot ng pasyente. Okay. Last is? Next. Blanket. Second to the last. Blanket. Anong nasa loob? Good side. Bad side. Bad side. Ay, bad side. Draw sheet until blanket, bad side, inside. Draw sheet lang ang good side, inside. Hindi, bottom sheet lang ang good side. Draw sheet to blanket, bad side. Okay? Okay. Okay. And then, we have the pillowcase. May laman pa, malamig. Pinagdadamot niya yung baso. Pimple ako niya. Ay!
So, pillow, case, to cover the pillow. Okay, so you are going to fold it. Kunwari guys, nakagloves ako ha. Okay na. Kunwari guys. Okay, ipapawis niya. So, ngayon, anong gagawin natin? Pillow at the bottom. That, parang pagka natural. Yes, you have to flip it. Yes. Okay, after you have flipped it, kasi ito yung first natin. Ang galing ko nung ito nga, mayroon niya. Ay, puti! Ganyan na lang. Yes. So, ngayon, pwede na siya. Okay. So, you put this in a clean surface. Okay. After you have prepared your materials, put it in a clean surface. Okay, so ngayon, tatanggalin muna natin yung, before we tanggalin remove mo this, okay, ibalik mo yung pillow, hindi pa natin. Ayun. Okay. Yes. Alright, so ngayon, ang gagawin natin is to strip the bed. But sabi nga natin kanina, we have to ask for permission coming from the patient, di ba? So if they allowed us to touch their belongings, you have to check first if there is any belongings. Kasi baka mamaya mayroong mga valuables na naka-insert dyan, no? So during this activity, guys, you are liable with the patient's belongings. So really have to check, double check, guys. Minsan lang may mga denture pa siya, nakasingit, di ba? Tapos hindi mo na-check, nailagay mo sa loob, umiyak yung pasyente, okay? So, yes. So after you have checked, you have to remove the pillow. Okay? Remove the pillow. Nakagloves ako, guys, ha? Okay? So, we have to do not touch the face part ng pillow, no? Sige, kailan mo. Okay. Do not touch nga eh. Okay. Dito tayo sa edge. Okay. You have to put this in a clean surface. Okay. Ito pong pillow, pwede po as per agency policy, we can use this as a laundry bag. Okay? Kung wala po tayong laundry hamper or laundry, yes. Basket. Okay? Basket. Alright. So we can put this dirty linens or soil linens on this used pillowcase. So, gagawin natin, strip na natin siya. Okay, pagka may fecal material po, may leakage, tanggalin muna natin ito. Away from your uniform. Dispose. Okay? So, after natin i-dispose, tanggalin na natin siya. Must be away from your uniform. Okay? Pero dapat itong pa-fold siya, hindi lang... Yes, huwag po natin siyang palabas. Okay. Para sa loob, para na-contain yung... Bacteria. Pag na-contain yung microorganism. Yes, oh, ang sarap. Mayroon ako yung sugod ko. Binan yung kanila din? Sa sugod? Sakit, shit. Nandyan yung tubo. Ang tagal na yung kukomplain ko kayo. Ang tagal nyo, ha? Pero mabilis sila. Ganyan din. Matagal din? Bilis. Mabilis na sila. Mabilis. Mabilis na sila. Dapat yan mabilis, ma'am, di ba? Yes. Mabilis nila. Hanggang apat o lima sila. Kasi mapapagalitan ka pag matagal ka dyan. Isang ano to lang umahawak sa akin. Next! Ito po yung tawag nito lang. Kasi parang ito trauma ka. Pero hindi pwede. Next! Tak! Oh, di ka gagaling kung di ka lilinisan. Next! We have to move the patient. In the center. In center. Okay, ano? Shoulder, hip. Yes, please. Hindi kasi papalitan din. Ah, okay. Last kasi yung pinag. Tapos pag ganito na, hindi ako makatinga. Kasi diba pansin mo, nakaganon yung ulo mo pag nakahiga ka, no? Hindi ako makatinga. Ganun lang ako. I cannot breathe. Ma'am, paano pag ganyan, pag I cannot breathe? Lalagyan mo ng... Okay, adjust the head of the bed. Ito, ano? Low folder. 15 to 30 degrees. So, folder. Balik na rin mo yung head. Yung kanan sa head. Yung sa head. Ayun, very good. Okay na, ma'am? Kakain ka na. Sige, tayo na natin. Okay. Ay, dapat pakainin mo muna yung pasyente, no, bago ka maglinis.
Hindi na. Uy, ano ba yung tabi niya? Kasi baka magkalat siya. Uy, wag mo masyado. 15 to 30 degrees. Tama na yan? Huwag na. Hindi ako talaga makahina kung ano ito. Mama, ito yung pillow mo, ha? Okay. Ma'am, baba na natin ulit. We are going to Ma'am, di ba ito privacy? Dapat tanggalin. Hindi pa nakapover yung pasyente. May expose natin siya. Hindi pa malakot pa siya shave. Hindi pa yung pa ako na shave ba? Kurong dan sa light. Kasi malalaglag siya sa sige, open naman natin. Kasi grumpy nga yung pasyente. Sundin nyo. Eh, pero pag ikaw na mag-isa, di ba dapat dyan muna nasa hindi sa'yo? Hindi ka pwede mag-isa. Yung kung ano yung malapit sa'yo. Nagagalit po siya. Ito ba? Ito ma'am. Ano nyo po ng maayos? Again, spread it. This one, hindi pa siya nakaspread. Oops, nag-detouch na. Nag-detouch na ako. Tawag dito? My turn, ma'am. Kamaya. Kaya. Di pa. Diyo ako naman. Uy, ako ulit ang ano to? Hindi. Patry ba? Still have 5 minutes. Ako naman, Diyo. Ako maghawak dito. Kung ano ginagawa ng isa, ginagawa niyo rin. Tapos, okay. Ma'am, may turn namin. Top linens, full, i-tuck mo muna. Tuck. Tuck. No, here. Ito, tuck. Nurse, nagugutin na ako. Wait lang. And then, miter fold po. Miter fold. Miter. Ma'am, hindi pa mahalas yung ano to eh. Wait lang. Okay. Magmamiter na sila, ma'am. Ma'am, ganyan ka gusto talaga. Yes, ganyan po. And then, tapos, open lang po siya. Privacy. Kailangan na dyan sa bilis. Ilan kayo naman ang mga pasyente to? Ikaw ang ilan. Ma'am, ilang estudyante na gumamit na to? Okay. Tapos tupit. Sa true? Uy, sa kape ko yan. Ma'am, hala, yung kape! 1, 2, 3, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
Basta color is always on the right, on the strong side. Strong side. Ma'am, paano ito? Baba. Ah, ito. Ay, nata. Mali, mali, mali. Papakainin man siya, di ba? Baba lang ito. Ma'am, okay lang nakataas ang ulo? Papakainin, okay? Yung head. Ma'am, pero ipapaba ko muna dapat yun kung halimbawa hindi kakain yung ulo niya, ipapantay ko muna. Kung nahirapan ko na yung pasyente. Depende. Pag nagsabi yung pasyente na kailangan kong itaas ang ulo, okay. Pero as much as possible, naka-flat. Okay, tapos may pillow siya. Okay na? Okay. Lowest position na siya. You're going to turn the patient on that side. You have to make sure that the side is up. Move it from this side. Okay. And then, shoulder and hips. 1, 2, 3. Okay. And then adjust the pillow. Yes. If the patient can hold the handrails, you can, for support. Yes. You can hold the handrails. No, 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 no. Kung paralyze, at least naka-ano yung sides. Pero, but if the patient can grasp, alright, the side is there, as support, they can, you can ask them. Okay? So, cover the patient. Maligali pa na yung patient. Guys, even though the patient is in coma, you have to always talk to them. No? Why? Even if they're unconscious, they can still hear you. Okay, guys? So, now, what we're going to do is to
Eh, for example, meron po itong fecal material na gagawin natin. Remove. Ma'am, ashare ko lang ha. Hmm. Kasi dito yung operasyon ko nung ano to. Andiyan yung tubo, ma'am. Hirap na hirap akong iganito nila. Okay. Hindi kasi napatulog. Ah, kasi nahahatak. Oh, grabe. Shit, grabe. Oh. Hindi ako so, guys, dapat yung contracture pa. Anong ginawa nila, May? Dapat nila lagay. Palagi akong ano to, palagi akong, kasi di ba matatay ako, di ba? Ah. Halos hindi ako makahinga. Okay, so dapat ma'am ang wire ilagay sa kabila ang mga tubo ganun. Yes, on the side. Napakadelikado, no? Ah. E kung halimbawa para hindi naman titigil doon sa kabila. Magdadala, no? So, yung tubo. Mainipit, ma'am, ang tubo niya. Ang tubo ko. Okay. Hindi ka makahinga, May. Mm-hmm. Hindi ko na nakita. May hindi. Ma'am, nangyayari yan? Walang takip ang bed? Ayan nga, magpapalit tayo. Ah, okay. Sorry, sorry. So, ngayon, upa tayo ng disinfectant wipe. Okay. You start from the head. Oh. Wipe it. Ma'am, ganito yung nakita ko sa mama ko. Okay. Nung comatose. So, after that, what you're going to do is to... Oo nga. Get the... Okay. Tingnan mo ba ano sa dati? Oo. Grabe ako dati. Siya tulog, May. Tulog. Wala na siyang malay noon. Ay! Tapos halos ayoko kang magpapalit ng bed noon kasi... Kasi masakit. Ayun, kung halimbawa yung IV niya nandiyan, okay na yun kasi nalito yung IV. Pero ililipat mo, ma'am mo. Kasi doon siya ililipat yun naman. Naku, ang hirap kausapin ng pasyenteng ano, no? Parang natatakot kami palitan yung bed mo, no? Okay. So, pagkamalinis, dapat nasa ibabaw. Okay? Para hindi... Kahit po naka, ano yan, kasi nga... Nakatadikit. Roll naman. Di ba? Mm-hmm. At least. Okay? Ayan. So, ang gagawin natin, put it down. Okay? Tuck there. Tuck na siya, ma'am. I-tuck na siya, ma'am. Tapos ito po, ifa-fanfold po natin siya. Fanfold. Yan. Yung fanfold mo na siya. Ah, okay. Fanfold. Okay po. Wrinkle-free. Okay? Ano gagawin mo dyan, Joanne? Hindi, Micro-fold. Okay. Ma'am, paano yun hindi abot dito, oh? Bottom. Edge to edge lang. Okay. Oh, itak mo muna. Yan, tapos? Yan, ipag-abot dati. Ang tagal yun. Ang tagal. Okay, next. Bilisan, nagre-reklamo ng pasyente. Okay, dito tayo sa loob. Mag-arte kami. Okay? Kung ganyan talaga. Okay. Next. Siyempre kasi may sugat ka sa kabila eh. Ikaw ba naman? Anong ba yan? Recess? Dapat naka-ano eh. Yung pink ma'am, di ba? Ang droshi. Ang madumi na pala. Malalapa diyan. Baka ano palo, ma'am, may mamamalong pasyente, no? Totoo yan. Hindi kasi nasasaktan. You have to advise the patient that ma'am, as we turn you on their side, other side there is bump. Okay? Yes. So pag tinurn natin siya, the count of 3. Sugod ko. Okay? So 1, 2, 3. Okay? Tapos position the patient's hand, arm. Okay? Tapos roll. Side rail up. Ma'am, yung tubo ko. Okay. Tapos remove ko yung hand. Okay lang. Okay, now, cover the patient. Yes, cover the patient. Tapos remove. Hi. Side rails. Okay. Adjust the pillow, please. Na-adjust na. Okay na? Mm-hmm. Oh, sige. Remove. So, ang gagawin natin, remove that kasi may fecal material. Okay. So, ngayon, Joanne, from the head, okay na. Tanggalin mo yung ano, hi, bottom sheet. Away from your uniform. Antak mo muna, guys. Antak. Roll mo siya, i-roll. To contain the... Diretso dyan lang. Bilisan mo at
Grumpy ka na naman. Okay, nakapagano. Okay. Ano pa gagawin? Sanitize. Disinfect. Saan mag-ano? Disinfect. From your head to the bottom. Okay. Ngayon, anong gagawin? Naka-gloves ka. A change. Okay. And then change to new one. To new one. Tapos? Then change to new one. Okay, now. Start. We are clean now and start na bon sa bottom sheet. Bottom sheet. Bottom sheet. Spread. And my turn. Draw sheet yan? Ay, hindi ko maano to. Dapat nakakakan ako sa... Tutok ako sa... Ligay mo. Oy, huwag kang fan ko ha. Kasi ano ka agad dyan sa akin. Parang nakailigay yung bed, no? Kasi iba yung... Hoy, Jo, meron ako hindi na videohan ha. I-send mo agad yan. Basta. Hindi naman talaga ubat eh. Yung pasyente na pagbuhat, hindi ko na videohan yun. Basta, ano? Basta, nandiyan naman boses na yun. Wala, hindi pa na mas mataas. Hindi kasi mabigat ka rin kasi hindi dito sa ano ko. O, excess na. Ay! Huwag na, ma'am. Mama, ano yun? Okay na. Hmm? Ano yun? Ma'am, kung wala. Wala. Mataas yun lang yun. Sunog yun, ma'am. Hindi. Okay, guys. So, what if the patient is under? Patient. Ma'am, hindi na din pa-practice ang paglagay ng patient? Ha? Paglagay ba? Pag-surgical, kineso ba na? Nandiyan siya. Nandiyan siya. Okay, fine. Wala tayong stretcher. Ah, pero gagawin namin yun. Yung paglagay ng patient ba? Ma'am, kailangan gising ang pasyente. Pag ginagawa mo to. Occupied bed po. Ginagawa po natin ito pag yung pasyente bedridden, comatose, o kaya siya po ay paralyzed. Okay. Paralyzed ko. So, she or he cannot go out of the bed. Mm. That's why we are going to change the linen. The patient is on the bed. Occupied bed. Okay. Provided that we roll the top sheet and the blanket. Yung blanket po, pwede po siyang i-reuse. Bakit? Kasi ang direct na naka-cover kay pasyente, nagtatouch sa skin ng pasyente, is the top sheet. Correct? So, once na, for example, tabihin muna natin yung blanket, lagay natin sa clean surface. Alright? Tapos, bago natin tanggalin yung top sheet linen, you have to, katulad ng ginawa natin magala, guys, no? You have to, yes. Privacy. Okay, provide the privacy of the patient. Guys, yun pa rin yung step by step ha. Number one, you have to check the order of the doctor. The second is you have to do hand washing. You have to introduce yourself, verify the patient. You have to check the surrounding. Okay, keep. Explain the procedure. Okay, you have to provide privacy. You have to position the bed. Okay, after you position the bed, you have to lock the bed, check the surroundings and the equipment. Tsaka yung ano itong makilagay mo dito sa bed. Ano ba yan? Ito. Ano sa mga you have to put it aside. Remove the cold. May tawag si ma'am dyan. Okay. Cold bed. Remote. So ngayon, ang gagawin na. Dilis, may 15 minutes pa tayo. So ano gagawin natin ngayon? Naka-cover na yung pasyente. We have to... Set it. Diba dapat naka-elevate na din to. Raise the bed into your comfortable position. Then after that, you have to determine saan muna natin ililipat yung pasyente. So dito, dapat nandun siya. I-roll natin siya. No? So positioning natin. Hindi ko nagamit, Edgar. So, gano'n na lang din gagawin natin. Pero i-turn na lang natin yung pasyente. I-turn na natin. Hindi natin gagawin ha? Kasi ano eh. Para, hindi. I-turn na natin kung maraming pasyente. Pero kung maraming nandun na siya sa kabilang side. No? Okay. Okay. So, for example, we are going to turn the patient on that side. You have to make sure that the side is up. Move it on this side. Okay. And then, shoulder and hips. 1, 2, 3. Okay, and then adjust the pillow. Ma'am, we will adjust the pillow.
If you if the patient can hold the handrails, you can for for support. Yes, you can hold the handrails. Ma, paano kung siya paralyzed? Paralyzed. Kung paralyzed, at least nakaano yung sides. Pero but if the patient can grasp, all right, the sides as support, they can. You can ask them. Okay, so cover the patient. Maligali pa na yung patient. Guys, even though the patient is in coma, you have to always talk to them. No, why? Even if they're unconscious, they can still hear you. Okay, guys? So now, what we're going to do is to, eh, for example, meron po itong fecal material na gagawin natin. Remove. Ma'am, ashare ko lang ha. Kasi dito yung operasyon ko nung ano to. Andiyan yung tubo, ma'am. Hirap na hirap akong iganito nila. Okay. Hindi kasi nahahal. Ah, kasi nahahal.